Eh, when? Happy birthday, anak ko. More birthday to come. More health. Sapay ko, mga anak ko. Ta, bendisyonan na ka ni Apo. Iti kanayon nga nasalun at kangag na nayon. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa iyong pamilya. Lalong-lalo na kay Seth. Salamat din sa mabuting pagturing mo sa akin bilang pangalawang ina. Alam ko, nalulungkot ka at namimiss mo ang pamilya mo. Kung kaya ko lang punuan ang pagkalungkot sa puso mo, gagawin ko. Anak ko, tiyaga lang, anos-anos lang, anak ko, darating din ang panahon. Success ang abutin mo lahat sa pag titiyaga mo
na malayo ka sa anak mo. Di awan ti masaok kanya mo, kasi ka, nakasingsingpit ka, na respeto, na dayaw, may takot sa Diyos. God bless, anak. More birthday to come. Happy birthday, Mame. Maraming salamat. At kahit magkalayo tayo, you never failed to feel how much you love me. Balang araw magsasama din tayo, Me, and I always love and pray for you. I promise to study well and make you proud. Pangako ko, Me, ako ang magiging paa at mata mo sa iyong pagtanda. Ako ang iyong magiging lakas sa panahong manghihina ka. Mahal na mahal talaga kita, May. I love you so much. Bye. Happy birthday. Hello, ading ko. Happy birthday. Kata, kaya't ko lang ay bagakinyam nga. Sapay ko mata, manyaman na iti obstacles nga marunranasan tayo. Kat ma-overcome tayo lang ta. Amumat nga hanak nga nasingkot nga manang. I'm not the sweetest one, but I love you all. Amumat nga, love na love ko kayo, si kayo, ni kinimanong mo, amamin kayo. Nung mabarbalin ka, ko aming nga kailangan nyo, no, nadakasapulan nyo. And happy birthday ka no kuna ni Gabriel at ani eh happy birthday to tita anak ko. Sapay ko mata nasalun at kalata kin healthy ka salun at kin healthy. Happy birthday anak mo. Naimbag na panagkasangay mo sabay ko mga sarun at karata tuloy mo at i-direction mo iti ato na maroon na iti panangyayang part mo iti kinimbag iti ato at iti sabi-sabay panangyayawar na gawag mo iti sa iti Diyos at iti sabi-sabay ayam na kita. Mau kawatan na ako. Sigala nyo di umisaw ka sa mga kanta. Ayam na ako. Ayam na ako. Ay, kakara ko. Kakara ko mo't na. Hindi Diyos ko mo't imang na. Ito't kami na ang ito. Tinapit siya. Tinatig ko. At matigas ako. Amin ko mga damitan na. Pagsubok tibiyag mo ko. Ma, mapaglabanan. Aba, dito na ko Diyos. Kasta, anak ko na, ang yaman ako na pagsipin ko. Nagtutuloy ko na tayong susundi at ito ako. Uri mo, iti, dito nga, chimpo. Nakakasanari ka tibya. Nang amok na ko Diyos ko. Si adak mo dyan. Happy birthday. I love siya nang umiyak. Ito po, pinaiyak ninyo. Pakitranslate ko lang. Grace, message please. Pakitranslate. From the happy birthday up to the message. Happy birthday daw po sa akin. Salamat mga kapatid.
it's a meaningful birthday sa akin. Kasi, sa iglesyan to, mga kapatid, kung hindi nyo nalalaman, ito yung iglesia na nag-mold sa akin, nag-rebuke sa akin, nagturo sa akin, at nagpatatagpo sa akin. That's why I always encourage pag nag-share tayo ng nag-sharing tayo ng salita ng Lord na tayo ay ano, tayo po ay magstay sa Lord at tayo ay pahalagahan yung araw ng pagsamba na ibigay natin yung 24 hours sa Lord kasi napakalaking bagay yon na I'm still standing on. Napakalaking bagay mo yung 24 hours na yon sa buhay ko every week na nandito po ako ngayon na nakatayo. At hindi mo lingin sa mga kapatid yung mga pinagdaanan ko mga pinagdadaanan ko sa mga kapanahonang ito. And the church is giving me strength. The brethren is giving me strength sa palagi kong pag-attend, palagi kong pag-share, palagi kong pakikipag-usap sa mga kapatid. Nagbibigay po yun ng kalakasan ko. Kasi if I'm not here, mga kapatid, hindi na ninyo ako makikitang tamang tao. Kasi kung ako yung dati, noon, I was there drinking liquor. I was there sa mga taong walang pagmamahal sa Panginoon. Kung ako yung dati. Pero salamat lang talaga sa Lord kasi talagang pag sa Ilocano talagang winayaan ti Lord, talagang dinirect niya ako to this place in order for me to stand. Kasi kung hindi niya ako dinirect noon pa at ngayon lang niya ako dinirect sa mga kapanahonang ito, hindi ko makakayanan yung pagsubok na pinagdadaanan ko as a mom, as a wife, and as a person. Hindi ko po yun makakayanan kung ngayon lang ako dinirect ng Lord. Kaya lahat pala ng nangyari ng buhay ko, it's a preparation for the glory of God. Kasi ang buhay kong ito, mga kapatid, it's all for the glory of God. Glory ng Lord, yung hininga ko. Yung ako mismo, it's all for the glory of God. Na lagi-lagi kong naririnig kila Pastora at kay Ate Mets na yung encouragement na magpatuloy lang, na kung may ipapagawa, oo lang. Oo lang daw ng oo. Na salamat lang talaga sa kanila. Kasi sa especially kay Pastora at kay Ate Mets na kasi lagi ko silang makakausap. Lagi ko silang nakakasama, nakakatabi sa pagtulog, nakakaupo sa loob ng bus kapag kami po ay lumalabas. At marami po akong natututunan. At yun po yung ini-implement ko to my family. At nakita ko sa message nila. Napaiyak ka naman ito. Especially to my mom. I never, hindi ko kailanman kinuha or inano yung credit na magpapasalamat siya na ako yung nakakaunawa sa kanya. Pero alam niya, mga kapatid, na gusto ko yung buhay ko makita nila, especially to my siblings, na makita nila na ako ay ano, para sa Lord at yung buhay ko ay hindi para sa mundo. Kasi nakita nila akong nasa mundo at the same time nakita nila ako ngayon. At salamat sa Lord kasi salamat din sa tissue. Salamat sa Lord at sa aking anak, sa aking mother-in-law, naalala ko na sabi ng mami ko dati na sabi niya pag kinasal ka na yung mother-in-law mo, yung nanay ng magiging ng asawa mo, ituring mo siyang nanay na parang ako. Yung mga kapatid niya, ituring mong mga kapatid na parang sa mga kapatid mo. Yung mga relatives niya, mahalin mo sila.
gaya ng pagmamahal mo sa amin at sa mga kapatid mo at sa angkan natin. Yun po yung tinuro ng mga magulang po. And that's why I always have the love sa aking pong mga in-laws na kahit na hindi po kami iba yung kanilang pananampalataya sa pananampalataya ko, but I show to them the respect as a daughter, the respect as siblings nila. At sa pagpapatuloy ko po sa Panginoon, hindi ko po nakita na ako po ay binastos nila or binigyan po nila ng kahihiyan. At salamat sa Lord. Lahat po yun, mga kapatid, blessings sa Lord. Lahat po yun ay dahil pinili kong mag-obey sa Panginoon. Pinili kong ibigay yung buhay ko sa Lord. At sana ko patuloy na nakakatuwa lang yung sabi ni Senta, I will be your eyes and feet kapag hindi ka na makalakad. At wala po, hindi po sila nagbanggit na kinakausap ko sila everyday, kinukumusta. Wala naman silang sinasabi sa bagay na ito. Kaya surprise! Surprise nga eh. Surprise! Pero kakausapin ko sila. Pagkatapos nito ay mag-uusap kami ng masinsina. Pero salamat kasi, salamat sa event na ito, mga kapatid, sa mga nag-prepare. At nakita ko yung puso ng pamilya ko sa bagay po na ito. Nakita ko yung kanilang heart, nakita ko yung kanilang pagmamahal sa akin. At ako po bilang kapatid ninyo sa pananampalataya, mahal ko po kayong lahat at handa po ako na ibigay yung kaya kong ibigay, lakas, time para po sa mga kapatid, especially in ministry. Salamat po mga kapatid, hindi ko po makakalimutan yung mga ano sa miti makiping no yata, no oras, iti. Galing niyang mag-Ilocano, pero hindi tayo. Pero ang ganda-ganda ko ng event na ito. Sa Diyos mo yung papuri. Salamat sa inyo pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Hello po! Ito na po ang ating birthday gift. Para kay birthday girl. Opo, ito po yung regalo ni Ate Irene. Bilat po yung mata mo. Malabog mata niya. Kaya sabi ng anak niya, ako magiging mata na po. Ah, ganun ba? Kaya. Buksan na po natin. Malinaw pa ang mata ko dyan eh. Unboxing. Kapag sisirain talaga yan ako. Ate, sinisira. Ayun. Gold. Wow. It's a cup of coffee. Mainggit na naman yung alaga mo. Sabihin na naman, gusto ko ng ganyan. Wow. Ayun, sa ay, ang laki. Ay, ganyan. Ano pala sa juice? Bakit ako napatagyawan bigla, oh? Ay, hindi ka. Thank you pa. Tapos ito, kay Ate Pao. Ilang ka ng tulog? Wow, talagang ano pa, ah? Computerized. Kasi may mapisang. Yan pala, may pinunta nila sa inyo, eh. Ay, pang init ng tubig, pang kape. Ay, pang juice, saka pang kape. Kay bro! Wow! Kay nanuwali ata yun, kawali. Kay nanuwali ng cereals. Yan. Yan. Yo! Flaco! Ay, kulay red din! Nagpusap-usap sila. Tatlo! Ayan, parang magkakaterno eh, parang isang bumili. Kita. Oh, may pananalig, may panalangin si bro na babalik si Joma. Tatlo. Kaya Ate Benz. Kaya to, but ang liki. Kaya Sultam! Wow, ganda. Wow. Magluto ka na ako, tiyo. Luto na. Isda. Oras na para magluto. Merong ganitong regalo din si Ate Med sa akin. Kaldero naman mas magganyan. Ah, gusto niya lang kasi ito, red. Ay, puro nga red. Oo. Gusto niya red yung gamit sa bahay. Buksan mo, ah. Yan, red ang gusto. Baka hindi kasi rola. Baka hindi kasi rola. Baka naloko ka na naman. Nakakala mo sa kapatid mo maganda. Wow, ganda. Wow, ganda. Wow.
Yan, maganda. Gusto yung mga ganyan. Ikanda mo na yung mga plato kasi, dyan. Ilagay mo na sa loob yung plato mo. Yung masisira, o. Oh, ay, oo nga pala. Maganda yung ganyang ipadala kasi ano, hindi siya gagala. Nako, tama na yun. Kung nanggalawin. Oo, oh, parang tanggalan. Kasi nakakalawin. Hindi lagyan po mga kutsara. Asal ko. Thank you mga kapatid. Kumpleto ka na, pwede ka na. Pwede na ako magkusina. Kumpleto ka na, kutsara na lang. Mag-aasawa na naman ako. Ano kapatid? Ano ito? Hindi ko mag-aasawa, asawahin. Masakit na lang yung ayan na niya mag-aasawa. Thank you po. Pagdaan, pataas. Kapatiyak. Saan mo? Nandiyan ate. Yung regalo natin, red din. Abay, nag-usap sila. Opo, isa nga lang bumili. Thank you po. Thank you, thank hindi you. Hindi kami sama-sama bumili, ha? Iisa lang ang bumili. Hindi. Hindi? Kanya-kanya kami nang bili, pero... pero alam niyo mahilig siya sa red. May nagbalita yata na mahilig ka sa red na gamit sa bahay. Chinismis nila. Kinala ko na. Mulot lang kami doon. Alam mo na kung sino yung nagchismis. Oo, kilala ko na. Innocente ako. Kasi nakikano ka lang pag-salita. Wala na akong pinangalanan. Kaya kanong tayo, kaya sabi niya red. Red one, di ba yung Volt is 5? Ano ba yun? Ayaw. Volt is 5, sabi niya. Yan, galing naman yan kay Inay Nympha. Kapang bunso dito, hindi naman. Nakakapuno ka na ka. Kayong. Isang box na siya. Ilagay ko na sa wire. Wire na kailangan.